Kasangga sa lahat, Kanole Horror Story. Si Minerva at si Mendrano ay kasalukuyang nagsasama sa isang bubong. Katunayan, wala silang kilala sa lugar dahil bagong lipat lang sila. Ang kanilang tahanan ay dating bakanting lote na inabandona at sila'y pinatira lang doon ng may-ari at may nakatayo na isang maliit na kubo. Hindi nila kilala ang karamihan sa mga tao roon, kaya sa palagay ni Mendrano, magiging safe sila sa mga taong chismoso at chismosa. Alam kasi ni Mendrano sa kanyang sarili na itong si Minerva ay hindi maganda ang pinanggalingan. Katunayan, nakilala niya lang ito sa kabaret. Medyo nagkainlaban sila, kaya't pumayag na si Minerva na sumama kay Mendrano. Nung una mahirap ang pakikitungo sa lugar dahil sa hindi kabisado at walang pirmes na trabaho. Caretaker sila doon sa dating abandonadong lote, pero pwedeng magtrabaho si Mendrano sa iba kung gugustuhin niya bilang extra na din, kahit na meron siyang sweldo buwanan sa may-ari ng lupa. Isang hapon, may lumapit kay Mendrano at inaalok siya kung gusto ba niyang umekstra na maglinis sa bakuran ng isang mayaman na tao. Tuwang-tuwa naman si Mendrano dahil sa meron na siyang pagtatrabahuhan ng isang araw, libre pagkain at kinahapunan, ibibigay na ang sweldo. Nagpaalam siya sa kanyang asawa at agad naman yon pumayag. Salamat Minerva, kasi okay lang sa iyo na maiwang ka rito mag-isa, sabi ni Mendrano. Eh ayos lang yun, eh kesa naman lagi tayong nandito. Okay na rin yung kahit paano meron kang extra, di ba? Sagot naman ni Minerva. Nang dumating na ang araw ng paglilinis sa bakuran, iniwan niya si Minerva mag-isa. Pero kinahapunan pag-uwi niya, nakadinig siya ng chismis mula sa bakla na malapit sa kanila. Ay hindi ba? Yan yung bagong lipat? Ang kiri-kiri naman pala ng asawa niyan. Eh unang alis pa lang ng asawa, tapos yung babae, eh may kinakalantari na. Wika nung bakla na hindi nagustuhan ni Mendrano. Hoy pare. Sinong pare? Ikaw. Ako? Hoy, babae ako, no? Anong sabi mo, ha? Yung asawa ko may kinakalantari nung pag-alis ko? Oo, nakita ko. Isang malaking mama na mukhang merong pera. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Mahal ako ni Minerva. Ikaw. Ikaw ang bahala. Pero ako nakita ko. Agad na umuwi si Mendrano nang malaman niya yon. Pag-uwi niya, para bang wala lang sa kanya yung mga sinabi ng bakla. Oh, nandiyan ka na pala, Mendrano. Minerva, gusto kong magkape. Kape? Di ba hindi ka nagkakape kasi meron kang acid? Basta gusto ko ng kape, sige na. Medyo umiinit na ng konti ang ulo ni Mendrano. Konting-konti na lang ay mababanggit na niya yung sinasabi ng bakla. Dahil sa wala pa silang niluto nung mga oras na yon, bumili lang ng isang kilong bigas si Mendrano sa tindahan at ang nagbenta sa kanya isang matandang chismoso. Iho, kayo ba yung bagong lipat dyan sa abandonadong lote? Tanong sa kanya nung matanda. Oho. Asawa mo'y kasama mo? Kapatid mo? Pinsan? Asawa ko po, bakit po? Ganun ba? Sige, wala. Bakit po lola? Parang meron kayong gustong sabihin. Iho, bantayan mong maigi yung asawa mo. Bakit po ba? Ano po bang problema? May problema ka sa asawa mo. Hindi na masyadong inalam ni Mendrano yung iba pang sasabihin ng matanda, baka kasi sumabog siya sa galit. Habang sila'y kumakain ng hapunan, may nabanggit si Minerva at sinabing, Mendrano,
Si Kuya Mark, nagpunta rito kanina. Sinong Mark? Si Kuya Mark, yung dati naming bouncer. Ah, yung mataba. Mm-mm. Uy, bakit? Tsaka teka, kung kailang wala ako tsaka darating. Eh, huwag kang magalit dun. Alam mo namang kaibigan ko yun eh. Bago tayo magkakilala sa kabaret, siya muna, diba? Eh, bakit ba nagpunta rito yun? Eh, kinakamusta ako. Eh, sakto nga ang kaalis mo tsaka siya dumating. Eh, siya ba? Kamusta? Eh, di ayun. Mataba pa rin. Wala na raw siya dun sa kabaret. At nakaawin niya isang customer. Ayun, nireklamo siya. Tinanggal tuloy siya doon. Ah, ganun ba? O, sige, sige. Kinabukasan magang maga habang naglilinis itong si Mendrano sa harapan ng lote, muling lumapit sa kanya yung lalaking nag-aalok ng trabaho. Ang sabi, kailangan daw ng tagapaglinis ng aso at tagapaglinis ng sasakyan. Katulad ng dati, libre pagkain at meron ng sweldo sa hapon. Minerva, alis mo na ako ha. Oh, saan ka pupunta? Doon sa dati. Pinatatawag ako ng may-ari ng bahay. Lilinisin ko lang daw yung malaking aso niya roon tsaka yung mga sasakyan nila. Huwag ka mag-alala, hindi siguro ko tatagal doon ng 3 oras. Yung inaakala ni Mendrano na 3 oras, eh umabot ng maghapon dahil hindi lang yon ang pinatrabaho sa kanya. Katunayan, yung trabahong kwentuhan lang. Halos ayaw siyang paalisin ng isang matandang babae na asawa ng kanyang amo. Nung una pa lang, hindi na gusto ni Mendrano ang mga tinginan sa kanya ng matandang yun. Dahil nga pawis na pawis siya, kailangan niyang maghubad. Napapatitig sa katawan ni Mendrano ang matandang babae. Kapansin-pansin naman ito. Tapos sa tuwing nakatitig ito sa kanya ay parabang naglalaway ang matandang yun. Nako, ito na naman si Mama. Wika ni Mendrano habang siya'y nagpapaligo ng napakalaking aso. Kamusta ka na? Ma'am, ayos lang po. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh, pero tatapusin ko lang po ito. Ay naku, mamaya na yan, makakapag-antay yan. Halika, samahan mo akong kumain. Ay hindi na po, sabi po kasi ni Sir eh, pagdating niya dapat malinis na raw po yung alaga niyang aso. Eh tabi pala silang natutulog nito eh. Wala siya dito. Kaya ako ang susundin mo. Pero Mama. Hindi nga nagkamali si Mendrano. Sa iniisip niya dahil may gusto pala sa kanya ang matandang babae. Nagawa pa siyang suhulan nito upang meron lang mangyari. Nang dahil sa hirap ng pamumuhay, pinagkibit-balikat na lamang ni Mendrano ang nangyari. Iniisip na lang niyang napakalaking pera noon para sa kanya. Kinahaponan pag-uwi niya, binibilang niya pa yung pera at muli niyang nadaanan yung baklang chismoso. Ay nako! Late ka na naman kuya! Hindi mo inabutan yung malaking mama galing dyan sa bahay mo. Anong sabi mo? Ikaw na naman? Hoy, hindi tayo magkakilala ah. Bakit ba chinichismis mo yung asawa ko? Hindi yung chismis. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Eh alam mo'y paglabas ng bahay niyo, nagtataas pa ng siper yung lalaking mataba. Bastos nito, hmm? Konti na lang ay uumbagin na ni Mendrano yung bakla. Ganon pa man ay napapaisip siya. Kasi hindi lang naman yung baklang yon ang nagsasabi sa mga nakikita nila. Naisip tuloy ni Mendrano na hindi kaya totoo ang lahat. Napakasama ng sinapit. Siya ay nagloko. Maging ang kanyang asawa kaya? Kinagabihan, sinubukan ni Mendrano ang kanyang asawa kung papayag ba ito sa kanyang kagustuhan. Pero ayon sa kanyang asawa, pagod daw ito sa paglilinis sa bakuran. Sa totoo lang, wala rin namang gana si Mendrano noon dahil nga nakarami rin sila ng matanda. Sige na, tulog na tayo. Sige. Kinabukasan, paglabas ni Mendrano upang bumili ng makakain, naroroon naman ng bakla at sinabing, "Hoy kuya, huwag kang aalis." "Teka, bakit ba? Di naman ako alis eh." Nakita ko yung lalaking mataba. Paikot-ikot siya rito. Eh parang inaantay niya na umalis ka. Ah,
Ano bang itsura? May tato sa baraso. Matabang lalaki tapos merong hikaw. Hindi kaya si... Parang Mark yata yung pangalan nun. Napaisip si Mendrano. Yun nga yung bouncer sa kabaret. Pero bakit kailangan niyang magpabalik-balik? Hindi kaya meron silang itinatago ng kanyang asawa? Uy, ano na? Nakabili ka ba? Wala pang tindi. Ha? Eh, di pumunta ka sana sa gawiron. Sige na, pumunta ka na. Teka nga, Minerva. Bakit ba pinagtutulakan mo ko? Para bang mas gustong gusto mo na wala ako rito? Pinapabili ka lang kung ano-ano na sinasabi mo. Sino yung nagpupunta ritong lalaking mataba? Si Kuya Mark nga. Isang beses lang nagpunta rito yun. Minerva, ano ba talaga totoo? Umamin ka na, masisira na ulo ko! Ay, nako talaga. Si Kuya Mark nga dumalaw lang ng isang beses. Pero sabi nung bakla dyan sa kapitbahay, kanina nandito na naman daw, mukhang inaabangan na aalis ako. Sino? Yung Mark na yon, yung mataba! Minerva, magkaintindihan nga tayo. Ikaw ah, alam kong nanggaling ka sa kabaret. Di ba nag-usap na tayo na magbabago ka na? Kaya nga nagsama tayo eh. Kaya nga tinanggap ko tong trabahong to bilang isang caretaker dito para ilayo ka dun sa kabaret. Tapos ano? Ano to? Ipagpapalit mo ko dun sa Mark na yon? Hoy Mendrano, wala kang sapat na ebidensya para gawin yan. Anong para gawin yan? Wag na wag ko lang makikita. Teka nga, kung magsalita ka, akala mo ka kung sino ah. Hindi ba dati kang holdapper, snatcher? Eh pero iniwan ko na yung ganong trabaho. Dahil nga nagsasama na tayo. Meron na tayong bagong buhay ngayon. Hindi katulad dati. Huwag kang magmalinis, Mendrano. Parehas lang tayo. Sa mga binitawang salita ni Minerva, para bang inaamin na nito na meron siyang ginagawang kasalanan habang wala si Mendrano. Dahil sa nag-away sila nung mga araw na yon, naisipan ni Mendrano na magpakalayo-layo muna upang isipin na dapat na ba niyang iwan si Minerva. Aminado naman siya sa kanyang sarili na hinahanap-hanap pa rin ni Minerva yung mga dati niyang nakasama. Ay nako, buti pa rito sa ilog. Press ang hangin, hindi katulad sa bahay. Puro na lang bunganga ni Minerva naririnig ko at naamoy ko. Babae na yun, pag hindi ka pa talaga nagbago, Minerva. Iiwanan ko na yan, bahala ka dyan. Wika ni Mendrano. Maya-maya pa, may lalaking lumapit at sinabing, parang napakalungkot mo dyan, Brad. Ha? Sino ka, Brad? Ako nga pala si Migs. Mendrano. Ah, Mendrano! Ikaw pala yung pinagchichismisan doon sa kanto. Kanto? Oh, doon sa may malapit sa bakanting lote. May baklangang nakatayo doon eh. Nakamaikling short. Aba, grabe kong humalagpak ng tawa. Humahagalpak ba ka mo ng tawa? Oh, eh binabanggit nga yung pangalang Mendrano. Alam mo, Brad, ang sabi. Ang sabi noon, eh niloloko ka na lang daw ng asawa mo, si Minerva. Oh, tama. Si Minerva. Teka nga, Brad. Parang napakagaling ng timing mo ah. Nagkataon lang, iniisip ko nga kung sino ba si Mendrano eh. Eh nagkataon ikaw pala yon. Teka, Brad. Ano bang sinasabi ng bakla? Eh ayun. Sabi, kaalis mo lang, pumasok na naman daw yung lalaking mataba. Ganon? Teka sandali ah. Agad na nagtatakbo si Mendrano papauwi. Pero hindi niya inabutan yung sinasabing lalaking mataba. Nagulat pa nga noon ang kanyang asawa kung bakit galit na galit si Mendrano na umuwi sa bahay. Oh, anong problema mo? Wala! Anong wala? Sandali ah. Buisit talaga tong mga chismoso nito eh. Hoy bakla! Halika nga rito. Ay nako, nandyan na pala yung kapitbahay ko. Halika rito! Anong tinichismis mo ha? Pinarating sa akin ni Migs. Sinong Migs? Ako.
Ah, ikaw pala. Ang ganda naman ng katawan mo, kuya. Ang yam. Tigilan mo yan, ha? Wala naman palang pumasok dito, eh. Meron. Nakita ko. Yan, tagal-tagal mo kasing umuwi. 10 minuto. Sa loob ng 10 minuto, marami ka nang magagawa. Mukhang meron siyang punto, Brad. Kung ako sa'yo, eh, wag mo na lang intindihin yung mga sinasabi nila. Eh, ganyan naman ang mga tao. Kung anong makita eh, pinagkakalat. Kahit alam nila sa sarili nilang, eh, maling-mali yun. Ikaw bakla, winawarning ang kita. Pass forward tayo. Nabuntis si Minerva. 9 na buwan na ang bata at si Migs na bagong kaibigan ni Mendrano ay palaging naroroon. Kapansin-pansin na iba ang tinginan ni Migs at Minerva na para bang merong tinatago. Kapag tinatanong naman ni Mendrano si Minerva ay wala lang daw yun. Isang umaga, nandoon si Migs at may dala pang napakasarap na ulam. Agad itong nilantakan ni Minerva dahil gutom na gutom daw siya. Ah, Minerva, mukhang hindi ka yata pinakain kagabi. Wika ni Migs. Oo kuya Migs, kasi nagutom lang talaga ako. Alam mo naman, 2 na kaming kumakain. Minerva, aminin mo sa akin, hanggat wala rito si paring Mendrano nagwawalis sa labas. Ano nga aminin ko sa iyo kuya Migs? Hindi siya ang tatay niyan, di ba? Anong ibig mong sabihin? Aminin mo sa akin, yung Mark na mataba, ang tatay ng dinadala mo. Huwag ka nga nagbibintang, Kuya Migs. Bakit, nakita mo ba? Hindi ko lang nakita. Nasaksiyan ko pa. Anong ibig mo sabihin? Hoy, kapag merong nag-aayang nagtatrabaho rito kay Mendrano, alam ko, pumapasok dito yung lalaking mataba. At siya yung tatay niyan, di ba? Ito, tandaan mo ha. Tandaan mo to, Minerva. Kapag naisilang na yung bata at nakita kong hindi kamukha ng kaibigan ko, mananagot yung batang yan. Ay naku, ang gulo-gulo mo kuya Migs. Ang dami mong sinasabi. Oh, anong nangyayari dito? Bagong ingay. Wala yan, Mendrano. Wala. Hindi pare, ano ba yun? Pare, eh sabi ko kasi kunin ako ninong eh. Inaaway pa ako ng asawa mo. Eh, automatic yun. Ninong ka talaga namin. Pagka lumabas na yung bata, mga 1 buwan lang pabibinyagan na. Eh sige, eto kasing si Minerva. Ayaw pang kunin ako ninong. Eh sige na nga kasi, ninong ka na. Nagawang magsinungaling ng 2. Iniiba nila ang usapan nang dumating si Mendrano. Isang umaga, may dumating na matandang babae sa kanila. Ito yung nakasiping ni Mendrano. Muli siyang kinukuha sa kanilang tahanan upang magpaligo ng aso at maglinis ng kotse at kung ano-ano pa. Hindi nakatanggi si Mendrano at iba ang tingin ng matandang babae sa kanyang asawa na nagdadalang tao. Halika na, sige na. Samahan mo ko. Opo, ma'am. Sige na, pumunta ka na. Ipinagtatabuyan ni Minerva si Mendrano. Nanimoy, meron na namang kakaiba sa kanya. Katulad ng dati ay meron na namang nangyari sa kanila ng matanda. Binigyan siya ng maraming pera at sinabi pang para daw yun sa kanila. At kung maaari daw, regular siyang dadalaw sa kanila dahil kada linggo ay kailangan niya yon sa kanyang katawan. Wika yon ng matandang babae kay Mendrano. Pumayag naman siya dahil wala namang mababago o wala namang mangyayari sa kanya. Inisip na lang niya yung bata. Paglabas noon, dapat ay meron itong magandang kasuotan at hindi siya magugutom sa lahat ng oras. Habang nagtatagal, unti-unti nang nahuhuli ni Mendrano itong si Migs at si Minerva na palaging nagsasagutan. Katunayan, may nadinig pa nga noon si Mendrano na hindi raw siya ang tatay ng dinadala ni Minerva. Pare naman, ako talaga tatay noon. Wala namang ibang kinakasama yung asawa ko eh. Eh sana nga pare, sana nga. Isang umaga,
Muli na namang tinatawag si Mendrano ng matanda pero ayaw niyang pumunta. Dahil parang manganganak na kasi noon ang kanyang asawa. Ganun pa man, napilitan pa rin siya. At sinabi niya sa matanda na hindi na raw mauulit yun dahil manganganak na si Minerva. Binantaan siya ng matanda na ipakukulong. Palalabasin na ginahasa siya at pinagnanakawan. Sa takot naman noon ni Mendrano, kailangan niyang sumunod. Hanggang sa dumating na ang araw na lumabas na yung bata mula sa sinapupunan ni Minerva at muli na namang nangailangan ng matandang yun. Tumatanggi na si Mendrano hanggang sa nagulat na lang siya may dumating na mga pulis. Inaaresto siya. Teka sandali! Wala akong kasalanan! Pakawalan niyo ako sir! Sigaw ni Mendrano sa mga pulis. Teka lang mga sir! Ano bang kasalanan ng kaibigan ko? Sabi naman ni Migs. Ang kasalanan ng kaibigan mo ay hindi mo kasalanan. Kaya tumabi ka dyan kung ayaw mong pati ikaw ikulong namin. Sabi sa kanila ng pulis. Ganyan na ba ang batas? Porke sinabi ng taong mayaman, huhulihin nyo na. Asa ng ebidensya nyo? Kailangan eh merong malupit na ebidensya para makulong yung tao, di ba? Wala ring nagawa si Migs kahit na magtatapang siya sa harapan ng pulis. Inaresto pa rin si Mendrano. Ganon pa man hindi natigil si Migs. Naghanap ito ng paraan upang makalabas si Mendrano. Kaya lang sadyang malakas ang kapit ng matanda. Dahilan kung bakit hindi makalabas-labas si Mendrano sa kulungan. Pare, alam mong hindi ako magnanakaw. Hindi ako rapist pare. Alam ko naman yon pare. Huwag ka mag-alala at gagawa ako ng paraan para maitakas kita sa impyernong kulungan na to. Salamat pare. Pare yung mag-ina ko. Ikaw nang bahala sa kanila. Oo pare, hindi ko pababayaan yung inaanak ko. Tapos yung asawa mo. Pare salamat ha. Buti na lang talaga nandiyan ka. Pare baka pwedeng pumunta ka rin sa lugar namin. Sabihin mo kila tatay at nanay itong nangyari. Eh teka pare, saan ba yung inyo? Pare sa kabilang probinsya. Ah sige, pupuntahan ko, bigay mo sa akin yung address. Pumunta naman doon si Migs at agad niyang ipinaalam sa mga magulang ni Mendrano ang nangyari. Ganon pa man hindi agad nakapunta ron ang mga magulang ni Mendrano dahil sa meron ng edad ang mga yon, nahihirapan ng magbiyahe. Si Migs na lang ang kasama ng kanyang asawa at anak sa bahay habang nakakulong si Mendrano. Minerva, hoy! Oh, bakit? Natutulog na kami ng anak ko. Umuwi ka na sa inyo. Teka, saan ba inyo? Huwag mo nang alamin. Dito na pagtanto ni Minerva na sa tagal na nilang magkaibigan ng asawa noon, eh hindi man lang nila alam kung saan ba naninirahan si Migs. Puro na lang sagot noon, saka na lang tayo pupunta sa amin na animo'y meron ding tinatago. At nung mga oras na yon, iniiba na lang ni Migs ang usapan. Huwag kang mag-alala Minerva. Gumagawa ako ng paraan para mailabas yung asawa mo. At huwag mong kakalimutan yung banta ko sa iyo noon. Alin? Nakapag hindi kamukha ni paring Mendrano yung bata. Titiyakin ko sa iyong may mangyayari sa batang yan. Anong ibig mo sabihin? Basta humanda ka, isang linggo pa. Isang linggo ang lumipas at nakalaya si Mendrano dahil inurong yung kaso sa kanya at inamin ng matandang yon na hindi lahat totoo yung ibinibintang sa kanya. Ay pare, salamat pare, di mo ako pinabayaan. Sabi ko naman sa iyo pare, hanggat nandito ako, hindi ka maano dyan sa loob. Ah, pare, halika na. At yung mag-ina mo, inaantay ka na. Sige pare. Paglabas sa kulungan ni Mendrano ay may humarang sa kanila. Apat na lalaking mga naglalakihan ng katawan. May mga hawak na tubo, may hawak na kutsilyo at kadena tapos baril. Pinagbabaril ng mga yon si Mendrano at si Migs. Pero ang ginawa ni Migs, hinarangan niya yung namamaril hanggang siya ang tinamaan sa likuran. Hindi pa nagsawa yung mga kalalakihan. Hinahampas ng tubo at sinasaksak pa sa likuran si Migs. Wala na yan.
Sibat na! Wika nung isang lalaking umano sa kanila. Pare, paring Migs, ayos ka lang. Pare, kasangga mo ko sa lahat ng bagay. Huwag ka mag-alala, hindi ako mamamatay. Kailangan ko lang umuwi. Pero pare, ang dami mong dugo sa katawan. Halika, daling kita sa ospital. Hindi pare, ang importante yung mag-ina mo. Sige na pare, ako nang bahala sa sarili ko. Nasa bahay ang gamot. Napilit ni Migs si Mendrano na umuwi. At nagulat si Mendrano. 5 segundo pa lang siyang nakakatalikod mula kay Migs ay bigla na lang itong nawala. Saan napunta yun? Nako, hindi kaya tumalong dito sa kasukalan? Tinignan ni Mendrano yung kasukalan kung meron bang bakas. Pero walang bakas na taong dumaan doon. Dali-dali siyang nagtatakbo papauwi sa kanila. At pagdating niya ay agad siyang inakap ng asawa niya. Oh, buti naman nakalabas ka na. Eh, sa awa ng Diyos, hindi ako pinabayaan. Buti na lang nandyan si Migs tsaka. Alam mo ba, may humarang sa aming 4 na lalaki. Pinagbabaril kami, hinarangan ako ni Migs. Eh, ano nangyari sa kanya? Duguan. Tapos, bigla siyang nawala eh. Hindi ko alam saan nagpunta. Umalis na kaya tayo rito. Wag, ayos naman ang buhay natin dito. Tsaka sino ba yung mga lalaking yun? Hindi ko nga alam. Wala akong ideya kung sino ba sila. Maya-maya pa, may humintong sasakyan sa harapan ng kanilang bakuran. Bumaba yung isang matandang lalaki na mukhang mayaman at may mga kasamang lalaking may bitbit na baril. Bakit po, boss? Bakit po may mga dala kayong baril? Mendrano, ikaw ah, tinanggap kita ng tunay na tao sa aking pamamahay. Pero anong ginawa mo sa asawa ko? Hoy, alam kong hindi mo gusto yung nangyayari. Dahil lang sa pera kaya ka pumapayag sa kagustuhan ng asawa ko. Pero alam mo bang, mahal na mahal ko ang asawa kong yun. Nang dahil dyan Mendrano, may kalalagyan ka sa akin. Boss, hindi ko naman po yung ginusto eh. Inaakit po ako ng asawa niyo. Kaya ginusto mo o hindi, ginawa mo pa rin. Kaya't may kalalagyan ka sa akin. Subukan mong umalis dito ngayong gabi. Tignan natin. Umalis ang matandang nagbanta sa kanila. Kinagabihan, bumalik sila. At mukhang desidido nang patayin si Mendrano at ang kanyang asawa. Pinagbabaril ang kanilang tahanan hanggang sa natigil yung pagbabaril at dinig na dinig nilang mag-asawa yung boses ni Migs na nagsasalita ng kung ano-ano. Lumayas na kayo rito! Huwag niyong gaganunin ang kaibigan ko! Wika ni Migs. Maya-maya pa umalis na yung sasakyan. Ayos nang ba kayo dyan, pare? Migs, ikaw ba yan? Ako nga ito, Mendrano. Eh, di ba kanina, tadtad ka ng bala at saksak? Sinabi ko naman sa iyo na nasa bahay ang gamot, pare. Hindi yan ang pinunta ko rito. Bakit? Minerva. Ano yun? Hindi ba sinabi ko sa iyo, kapag napatunayan kong hindi ang kumpare ko, ang tatay niyan may kalalagyan sa akin ang batang yan. Ika nga pare, ano bang nangyayari? Pare, hindi ikaw ang tatay ng batang yan. Kaya't ibigay mo sa akin ang batang yan at itatapong ko sa malayo. Teka pare, ako tatay niyan. Pare, concern lang ako sa'yo. Ipaglalabang kita sa lahat ng bagay. Nakita mo naman, tinanggap ko ang bala at panaksak at pamalo ng mga tao ng matandang yun. Ganun kita kamahal bilang isang kaibigan. Pare, ibigay mo sa akin ang bata. Hayaan mo nang iba na makinabang dyan kasi hindi naman ikaw tatay niyan eh. Huwag mong hayaang habang buhay kang lolokohin ng babaeng yan. Teka pare, sandali. Natigilan si Mendrano. Lalo na nung unti-unting namumula ang mga mata ni Migs. Tinubuan ito ng napakaraming balahibo sa mukha at katawan. Nawarak din ang suot niyang damit
kaya tumambad sa kanila yung napakakapal na balahibo nito sa tiyan at dibdib. Pare, ikaw ba talaga yan? Wika pa noon ni Mendrano. Ako nga ito, pare. Sa lahat ng bagay kasangga mo ko, kaya't hindi ako papayag na makasama mo ang batang yan dahil hindi ikaw ang tatay. Walang nagawa ang mag-asawa nang damputin ni Migs ang bata at agad na itinakbo. Hinabol siya ni Mendrano at nagsusot ito sa kasukalan, pero hindi na niya nakita. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napadpad si Mendrano sa isang kubo na parabang hindi na tinitirhan. Migs! Balik mo yan ako! Sigaw ni Mendrano at nakakuha ito ng atensyon sa isang matandang lalaki na naninirahan sa sira-sirang kubo. Ay iha! Gabing-gabi na! Anong ginagawa mo rito? Wika nung matandang yon. Tatang, yung anak ko, tinangay ng kaibigan kong... Kaibigan mga Aswang? Oo. Yan. Nagtiwala ka kasi. Kilala niyo ba ako? Kilalang kilala kita. Sino ba namang hindi makakakilala sa'yo? Si Migs ay isang mabait na Aswang. Matagal nang nagbago, kaya nga hindi ko na siya sinusubaybayan. Tatang, tulungan niyo po ako. Anong ibig mong sabihin? Bawiin po natin yung anak ko doon. Sa awa na lamang ng matandang yon, kay Mendrano, nagawa niyang ituro kung saan ba nagtatago itong si Migs. Kaya lang, ayaw na ng matanda na makipagsagupaan pa kay Migs dahil si Migs pala ay isang mataas na uri ng aswang. Aswang? Aswang ka pala? Napakabait mo sa amin tapos ganyan? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mong hindi ko anak ang batang yan. Kaya mo lang kinuha para kainin. Sigaw ni Mendrano. Lumabas noon si Migs at sinabing, Gusto kong kainin ang batang to. Pero hindi ibig sabihin noon. Hindi mo siya anak. Tunay na hindi mo siya anak. Sorry, nagkamali ako. Nakuha pang mag-English noon ni Migs at humihingi pa ng tawad. Sinabi niya na talagang hindi siya ang tatay noon, kaya't nararapat lang din na kainin niya ang batang yun. Hi Migs, ano? Ibibigay mo ba yung bata o isusumbong kita kay Kanole? Huwag mong kakalimutan, minsyang ka nang pinarosahan noon. Baliwala ang taas ng uri mo kapag nagpakita siya sa iyo. Hindi ako natatakot sa taong yon. Sabihin mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, magkita kami, magpatayang kami. Ganon, sige, huwag ka mag-alala. Natigil ang matanda nang biglang may lalaking naglalakad sa likuran ni Migs. Itinuturo ito na Mendrano at nang lumigon doon si Migs ay dito niya nakita ang isang lalaki na nakasuot ng sandong puti. Walang kaabog-abog. Agad na binigti ng lalaking yon si Migs at ibinitin sa puno. Dahil siya ay isang aswang, hindi mo ito mapapatay sa pamamagitan ng pagbigti sa leeg. Hindi ka pa rin pala nagbabago, Migs? Ikaw na naman. Bakit? Hindi mo na ako tinigilan. Hindi kita titigilan, Migs, hanggat hindi ka nagbabago. Ano yung narinig kung meron kang batang tinangay? Kuya, anak ko po yun. Sige na. Kunin mo yung bata sa loob at umiiyak. Agad na kinuha ni Mendrano ang bata. Nagpapasalamat siya dahil sa ganong sitwasyon ay merong dumarating na kahit na hindi siya kilala. Ang matandang yun naman ay tuwang-tuwa dahil muli niya namang makikita si Kanole dahil meron itong pangako sa kanya na bibigyan siya nito ng halamang Javier. Sa wakas, dumating ang aking kaibigan. Sige, tuluyan mo na yan, Kanole. Migs, kung inakala mong nakalimutan ko na yung banta ko sa iyo, diyan ka nagkakamali. Kaya naman pala gusto kong magpunta rito dahil may ginagawa ka na naman palang kabulastagan. Abrad, umuwi ka na. Pinauwi ni Kanole si Mendrano
at pag-uwi niya'y tuwang-tuwa ito dahil dala niya ang bata. Mabuti naman at nabawi mo yung anak natin. Minerva, aminin mo nga sa akin, anak ko ba talaga ang batang to? Napilit ni Mendrano si Minerva na umamin at dito niya sinabing hindi niya anak ang batang yun. Galit na galit si Mendrano, pinagsusuntok nito yung pader ng bahay. Binasag ang lahat ng mga gamit para hindi napakinabangan. Bandang huli na isip patuloy ni Mendrano na dapat pala'y hindi na binawi ang bata mula kay Migs at dapat hinayaan na lang kainin ni Migs. Dumako tayo sa kabila kung ano ba ang nangyayari. Salamat naman at naniwala ka sa akin, Kanole. Concern lang ako sa kaibigan kong yun. Hindi siya ang tatay ng batang yun. Alam mo talagang nagbago na ako. Kung gugustuhin ko nung una palang dapat kinain ko na ang batang yun sa sinapupunan ni Minerva. Gusto ko lang makatiyak na hindi anak yun ng kaibigan ko. Eh ngayon, nasigurado kong hindi siya ang tatay. Concern lang ako. Kaya tatanggalin ko ang batang yun sa buhay nila. Alam mo ba, kung hindi dahil sa akin, Kanole, eh malamang patay na yung si Mendrano. Hinarang kami ng napakaraming lalaki, pinagbabaril kami. Pero tinakpang ko lang ang katawan ni Mendrano at ako'y tinamaan. Maniwala ka sa akin, Kanole. Nagbago na ako. Kaya't wag mo akong tutuluyan, parang awa mo na. Dapat, Migs, yung pagbabagong buhay mo eh sinamantala mo na. Eh tumutulong ka nga, kakain ka rin naman ng inosenteng bata. Kahit sino pa maging tatay ng batang yun. Labas ka na ron, wala ka nang pakialam doon, bata yun eh. Hindi mo yan dapat na idamay. Kung magbabagong buhay ka, lubos-lubosin mo na. Maraming salamat sa tulong mo kay Mendrano. Dahil sa'yo nabuhay pa siya. Pero mali din yung ginawa mo. Tao pa rin yun. May sariling buhay yun. Kung sino man tatay niya, wala ka na ron. Basta huwag kang kakain ng ganun. Maawa ka naman sa bata. Pero hindi ko naman po kinain, Kanole. Eh, nabutan niyo pa nga ng buhay. Kung hindi lang kami dumating, malamang na ginawa mong hapunan yung bata. Hindi nga ho. Maniwala kayo sa akin. Nangangako na po ako na kahit na anong mangyari, hindi na ako kakain ng kahit sino. Siguraduhin mo lang, Migs, ha? Kapag nalaman ko na gumagawa ka na naman ng ganyan, alam mo kung ano kaya kong gawin. Darating ako ora mismo. Opo. Salamat po. Hinayaan ni Kanole na makatakas si Migs dahil sa binitawan niyang pangako na tuluyan na siyang magbabago. Para kay Migs hindi siya nagkamali, pero para kay Kanole maling-mali yung ginawa niya. Tama nga naman kasi si Kanole. Magbago man siya pero walang kinalaman ang bata sa kasalanan ng asawa ni Mendrano. Sambay-bahay ni Mendrano. Halika, puntahan natin. Nagtungo sila doon ng matanda at dito nila inabutan na si Migs ay nagwawala. May hawak itong itak at gusto niyang tagain ang bata. Oh, Mendrano! Tigil mo yan! Hindi! Minerva, ano to? Hindi pa sabi mo magbabago ka na? Anong ginawa mo? Niloko mo ko. Ang tagal natin nagsama rito. Naipanganak mo na yung batang yan pero hindi pala ako ama. Dapat pala'y naniwala ko dun sa baklang chismoso. Habang nagwawala si Mendrano ay pinipigil naman siya ni Kanole. Maya-maya pa may dumarating na lalaking mataba. Ito yung tatay ng bata at sinabing, "Inaamin ko na ako ang tatay ng bata. Kukunin ko na ang anak ko. Sige, kunin mo na! Kung kaya mong patay ko, patayin ko!" Kinuha nga ng matabang yon ang bata. Tapos, ito namang si Minerva ay pinasasama na ni Mendrano sa kanya. Sumama naman si Minerva at binitbit ang lahat ng mga gamit nila. Para bang sinakluban ng langit at lupa si Mendrano ng gabing yon. Napakaraming tao na mga nakikiisyoso. Lumapit pa nga noon ang bakla at sinabing, "O ano kuya, naniwala ka na? Sabi ko sa iyo eh, niloloko ka lang ng asawa mo." "Malis ka rito bakla! Malis ka rito!" "Sinasabi ko na nga sa iyo dapat mong gawin noon pa. Ayaw mo kasing maniwala sa akin." "Lumayas ka sinabi!"
Magandang gabi mga kababayan. Tapos na po ang kwento. Maikli lang ang part dito ni Kanole. Huwag kayong mag-alalat, maganda naman ang kwento. Sana'y inyong naibigan ang pagnanarrate ni Commander JH. Muli, good night po sa inyong lahat.